nakakagawa ng video. Sorry po. Patawarin niyo po ako. Ipapakita ko naman po dito kung bakit. So, I decided my crafts na gawin na siyang business. Actually, matagal na siyang business. The Nathan Shop. Siyempre, obviously, Nathan from my eldest son. Pinangalan ko sa kanya. Talagang matagal na yung aking page, FB page. Lahat ng mga crafts ko, lahat ng mga from t-shirt designing, from polymer clay making, of souvenirs, keychains, nandun siya lahat. Kaya lang, because of ECQ, nagkaroon ako ng mahabang-mahabang time. At syempre, para maiwasan na rin yung mga tawag dito, pagkainip. Na bumalik ako ulit sa pagki-clay. So, ayun. Tapos, naggawa ako ng mug na may character, na may name, na personalized. Actually, sinimulan ko muna sa akin, tapos sa anak ko. Pinost ko sa Facebook. Maraming nagkagusto. So, ayun na. Nagsimula na siya ngayon. So, ayun. Kaya naging busy ako talaga. Tapos, masabay pa yung work sa school. Napakarami. Naging dami ko explanation po, no? Hindi, para po maintindihan ng iba. Pero, this video po, papakita ko kung paano yung proseso din nung ginagawa ko. Para kung sakaling maisipan din ninyo, mainip din kayo, gawin nyo rin business. From molding the clay, conditioning the clay, hanggang sa pag-baking, hanggang sa pag-dikit. Ayan, pakikita ko po sa inyo. So, stay tuned po tayo, ha? Pakilike na lang po uli ang aking video at pakisubscribe. Baka pwede nyo na rin i-share. Kasi, alam nyo na. So, ayun po. So, pakikita ko rin pala yung mga clay ko. Ito yung clay ko na polymer clay. So, pag sinabi natin polymer, those clays are baked. Kailangan siyang binibake siya. So, marami siyang brand eh. Pero, I always order online sa mga online shop, sa mga online store na mga polymer clays like Bruwells and ito, Clay Queens. Ang Clay Queens naman kasi ang maganda lang sa kanya, makintab siya. Para hindi mo siya kailangan lagyan ng pampagloss. Diba? So, may maano na sa akin. Kikilig siya. So, yung iba naman, galing ng Dowells nga. Pare-parehas lang naman silang polymer clay, kaya lang nagkakaroon lang sila sa, kakaiba-iba lang sila from textures. May mga clay talagang matitigas, sobrang tigas. So, kailangan mo pa talaga siyang i-condition bago mo siya ma-mold. So, tumatagal usually yung pagkukondisyon, hindi naman sobrang tagal. Depend, siguro 2 minutes, 3 minutes na pagkukondisyon. Para kapag inalagay mo siya dun sa ikokortehan mo na siya, hindi masyadong mahirap. Okay, let's start. Importante kapag magagawa ka ng isang clay a sculpture, kailangan meron kang reference. So, ito yung reference picture na sinend nung ating customer. So, sinusoom in ko yan para tingnan ko talaga yung pinaka-itsura niya. Then, ayun, tsaka ako mag-i-start na maghulma ng kanyang face gamit ang mold. Importante din kapag mago ka maghulma ng face niya, kailangan alamin mo muna yung timpla ng balat or skin tone ng customer. Baka katulad nito, morena siya. So, titimplahin ko rin yung skin tone ng aking clay into a morena rin. Ganun siya. So, paano ko siya tinitimpla or gagawin morena? But simple as combination lang siya ng brown and flesh. Para nagko-combine ako ng mga clay. Para rin nag-mimix ka rin ng color. Ganun din. Ganun din sa clay. Parehas lang sila. So, kukondisyon mo ng ikukondisyon hanggang sa makuha mo yung perfect color skin tone customer mo. Sa pag-mold, importante din na dapat dahan-dahan kasi sa paggamit kasi minsan nadideform siya kapag katanggal dun sa pinaka-moldehan. So, makakabili ka rin ng mga molde sa mga online din. So, it's up to you kung anong gusto mo chibi face, pero may different kinds kasi din siya na most especially sa mga smiles niya. Pero ako, pag hindi ako satisfied sa smile ng chibi face, talagang binubura ko, then pinapalitan ko yung pagka-smile. Just minsan pinapatangos ko yung ilong ng shadow. Pero pwede ka rin namang gawa ng sarili mong face.
kung wala ka talaga molde, just follow the picture or just follow your artistic instinct to do that. So, ako kasi nung una wala pa akong molde ng face, pero nung nagsimula na siyang dumami yung customer ko, talagang tumatagal ako sa paggawa ng mukha. Kaya I decided also to buy a chibi face mold na para mas mabilis. Kasi usually kapag gumagawa ka ng ganitong art is na umaabot siya ng 20 to 30 minutes bago mo siya hanggang paglalagay ng detalye. Depende rin sa detalye ng character. So, ganun po siya. Sa mata rin, pwede ka rin gumamit ng acrylic paint using a fine brush. Pwede mo na lang siyang drawingan. Kaya lang, masyado rin siyang risky dahil patutuyuin mo pa at bawal kang magkamali. Sa eyes, sa bagay, kahit dito, pwede kang gumamit ng ready-made na eyes na nabibili rin din sa online. Pero ako kasi, mas gusto ko yung mano-mano. Kasi syempre, sa chibi kasi, speed sa mga faces kasi usually mabilis. Kapag personalized mag at gusto nila yung kanilang mukha, mas yung mata kasi ang unang-unang nakikita eh. Kaya ako mas gusto ko gagawin ko siya ng mano-mano. So I always started sa white, sa pinaka-base niya, tapos ginagamitan ko lang ng smudging tool for clay. Ayan, tapos halimbawa kung yung eyes niya ay blue, syempre gagamit ka ng blue na clay, ganun lang. So mano-mano rin lahat.
So, dito naman, gumamit ako ng ready-made na butterfly na character. Ayan. Nabibili din siya online. So, ikakat mo lang siya sa manipis. Then, you can put it on your sculptured polymer character. So, mas okay to kaysa yung gagawa ka ng paisa-isang butterfly sa damit. Lalo sa mga detalye-detalye ng mga damit. Kaya, much better to use a ready-made tulad nito pang lagay na accessories.
So, baking time tayo. Sa baking time, ang lagi ko nang ginagamit na temperature is 100 Celsius. Tapos, nagpipreheat muna ako ng 10 minutes. Then, after ng 10 minutes, ay 40 minutes, 50 to 40 minutes, 40 to 50 minutes. Mababa lang naman ang temperature niya, kaya mas okay sa akin na iwanan ko siya sa oven kahit matagal. So, ganun po kasi ang polymer clay. Kaya, hindi ko sinusunod yun nandun sa pakete na 20 minutes lang. Kasi nababali siya. So, yan. So, once na bake na natin, so matigas na yan, kahit pindut-pindutin natin yan, hindi yan matatanggal. At hindi siya mababasag. Ang problema lang natin siya, madedetach siya dun sa mag. So, kailangan mo siyang i-glue. So, before we put a glue on our sculptured polymer clay, so, kailangan lang natin munang i-sandpaper muna para yung makinis na part ng mug ay mawala. Kasi usually kahit kapitan siya ng glue at mayroon pa rin siya makinis na part, ang dali niya matanggal, ma-detach. So, tila siya ay minililiha ko talaga to. Lihang pang baka lang gamit ko pang metal. I use sandpaper for metal. Then, after that, I put some... yun na nga, yung glue. Yung glue ko ay dalawang klase. Isang E6000 ceramic glue and Sino glue. Ayan, ginagamit ko siya. Dalawang klase siya. So, syempre, mahirap naman na ang tagal-tagal natin ginawa tapos matatanggal din siya kagad. So, kaya pwede siyang hugasan. Pero, once if it is detached or dumating yung time na matanggal siya or talagang hindi mo sinasadya na talagang may, halimbawa, yung mga bata talagang binubunot eh. Masyado silang ano. So, pwede ka naman gumamit ng simple shoe glue. Okay. So, bago yung ginagamit kong E6000, para rin siyang rugby, kailangan mo muna siyang pahanginan bago mo siya idikit dun sa mag. Then, tsaka ko siya sinisugundahan na pinafollow up ko siya naman ng sino glue. So, packaging na tayo. Sa packaging din, ayan, mano-mano lang din ako. So, ako lang din, all by myself to, mga kapatid. So, I'm using a cartolina. Nakita nyo, may pies pa kanina. So, hinahati ko lang siya into half. Then, I'll make a handmade paper bag. So, para lang tayong ano, yung nakikita natin sa SM department store na nagigift wrap, they're just making a packaging na paper bag style. So, I decided also my packaging style as parang paper bag style din siya. So, pwede rin ako magpakita rin ng tutorial kung i-request mo about how to make a packaging of paper bag para sa mga product natin. Bahala na kayo kung i-request nyo kasi mahaba masyado yung video natin. So, ayan. So, ganyan din ang ginagawa ko. Talagang, ako lang din. Then, nagpiprint lang din. So, naglalagay din ako ng bubble wrap kasi mahirap na. Kaya, mabasag yung ating gawa. So, naglalagay ako ng bubble wrap and also, I made some letter and a simple letter of thank you doon sa customer na nag-trust sa aking craft. So, I personally writing my thank you letter at inilalagay ko siya dun sa loob ng mag para, alam nyo na, may touch ng may importante sa akin kasi importante yung dapat nagpapasalamat ka palagi. So, ayun, I always putting a short letter inside of the mug. So, para pag binuksan ng customer yung kanyang personalized mug, makikita niya na may letter ng thank you from sa akin. Yeah. So, ayun po. So, yung last naman sa packaging is yung putting the logo. So, ako rin din gumawa ng logo ko and the business card. Nilalagay ko rin din sa packaging. So, nandoon yung contact number ko and my Epi page, which is Nathan, Shopee, pakilike din po. So, ayan na, tapos na.
So yun, natapos natin yung molding and baking to gluing. So huwag na kayong magtaka kung bakit ang mahal-mahal ng mga product from handicrafts ng mga clays. So may mga Facebook group kasi ang mga polymer clays na clays. So magtataka kayo ba't ang mahal-mahal ng mga souvenirs, ang mahal-mahal ng mga craft namin. Kaya bahal kasi ayun, nakita niyo yung proseso. So from ice pa lang, even the detailed of every character, talagang mano-manong paggawa. Maliliit, lalo na yung maliliit, talagang ginagamitan siya ng mga tools na pang mga pointed na tools to mold the character talaga. So, hindi siya basta-basta. Marami nakapag-invest na rin kasi ako sa mga materials nito eh. So, nag-start ako 2014 ng pagki-clay. Unang-una kong naging maramihang customers is yung talaga mga souvenirs sa mga kasal, sa binyag, sa birthday, dami. So, sa delivery naman, may mga options naman. Pwede ako yung mag-deliver mismo. Hindi deliver ko din siya mismo kasi nga nagmumotor din naman ako. May additional ba yun? Wala. Pagmamahal lang yung additional yun. Kasi usually naman yung mga customer is mga friends of friends. So, syempre, alam mo na. Minsan, pag alam ko yung bahay, pinupuntahan ko na, hinahatid ko na lang doon. Pero, pag malalayo talaga, yan, nagpapalalamove na ako yung mga delivery apps natin. Yung lalamove, yung Mr. Speedy, yung Joyride, yan. Kaso may fee. Yung fee nila is yung ang nag-shoulder na nun, yung customer na. Sila na nagbabayad din sa delivery, sa nag-deliver. So, yun. So, nakita ninyo kung ano yung process namin sa paggawa. So, napaka-busy ko po talaga, sorry. Kaya ngayon lang talaga ako nakagawa ng vlog about this and yung pag-upload din kasi sa editing ng videos, napakatagal din. So, patawarin niyo po ako, ha? So, ayun po. So, see you again in my vlog. Pag naka-isip ako uli na i-content natin, or you can suggest kung anong pwede natin i-content, gagawin ko po. Okay? So, tapusin ko muna itong mga order ko. Thank you for watching po, and like and subscribe and share my YouTube channel. Bye!